Hello mga ka-mystic! So welcome back to my channel. Sa mga bago po, welcome na welcome po kayo sa channel ko. So after this video, please don't forget to like, to share, to comment, subscribe, and bell the notification button to get notified. Mga ka-mystic, ngayon, bubuksan na po natin ang laman ng ating mystery box. Dami na po kasi nag-PPM kung anong oras ko daw po ba bubuksan itong box. So, kung gusto niyo pong malaman kung ano ba talaga ang laman ng box na ito, please keep on watching. Kung mga ka-mystic, ito na, bubuksan na natin kung ano ba talaga ang laman ng kahong ito. So, wag na nating patagalin. Kasi I was able to unbox this nung isang araw pa. Pero natuwa ako kasi sabi ko, uy, naka 200 subscribers na ako. Tapos yun nga, kung nakita nyo na itong box na to, walang label, walang kapangapangalan. So sabi ko, since ito, naka 200 subscribers na ako, pahulaan ko nga kaya itong box, yung laman ng box na to. So yun yon. And excited na ako. Actually, isang araw pa talaga ako excited dito sa laman ng box na to. So, buksan na natin. Ayan, pinahulaan ko yung laman ng box na to nung Sunday. And then, nung Monday, wala pang nakaka-guess kung ano ba talaga yung laman nito. So, sabi ko, nung Monday ng 8:30 ng gabi, magbibigay ako ng pinakahuling clue ko para may makahula na. And yung naging clue ko dito sa mystery box ko is that magagamit ko ito sa mga books ko, and yung top rhymes niya or yung mga katunog niya ay end, bend, and friend. So, ito na ang laman ng box. Ayan. So, ito na po yung laman ng box. Lasira, tumama yung kamay dito sa lamesa nung pagbukas ko. Pero, okay lang yun. Imamaitiban ko na lang siya. So, ito na po yung laman ng ating box. Ang Lady Justice Bookend. So, nag-order ako nito from Attorney Nathan Kakapit, ang aming clerk of court sa Mandaluyong City. Kasi, inayos ko yung aking bagong workplace dito sa bahay. And ilalagay ko siya sa aking study table. Yan. Kaya ako nag-order nito. And I'm just so excited na meron na akong Lady Justice Bookend. So thank you so much, Attorney Nathan. And sa mga gustong umorder po ng Lady Justice Bookends, yan, ilalagay ko po ang FB page ni Attorney Nathan sa description po dyan sa baba. Or pwede niyo rin po siyang i-PM sa kanyang FB. Diba? Sabi ko, 1 lucky subscriber. Pero kasi nagkaroon ng medyo hindi pagkakaunawa. Ano ba matatawag natin doon? Kasi nung Monday, kagabi, ibibigay ko yung last clue ko kasi wala pa talagang nakakahula. Ibibigay ko yung last clue ko dito sa aking channel, dun sa comment section, doon sa aking vlog about nga dito. And sabi ko, dun rin huhula yung aking mga subscribers. Pero mag-8:30, ang daming gustong humabol. Ang daming nag-PPM, nahahabol daw sila na hulaan kung ano yung laman ng box. Eh syempre, mga subscribers ko naman sila, so hindi ko naman pwedeng hindi sila pagbigyan. So, inalaw ko sila na humula pa sila. Pero ang una talagang sabi ko, huhula sila dun sa
dito sa YouTube channel ko. So, 8:30, pinost ko na yung last clue ko para dito sa mystery box. And, ang daming nag-PM sa akin na hindi daw nila makita yung last clue ko sa channel, dito sa comment section. Baka pwede daw na i-post ko na lang daw sa FB. So, para mapagbigyan pa rin ng aking mga subscribers, kasi nga mga subscribers ko sila, pinost ko sa FB yung last clue ko, and then nag-PM din ako na doon na lang sila kukula sa aking FB page. So, nakita ko na ng may mga nakahula na sa aking FB page. Pero upon checking kanina, merong unang nakahula sa aking dito sa aking channel. So sabi ko, okay, instead of one lucky subscribers, ayan. So gagawin ko ng 3 lucky subscribers. So ang unang nanalo, yung unang-unang nakahula ng laman ng box sa aking vlog sa aking channel is si Miss Jen DL or si Jenny May De Leon. Tapos, dun sa aking FB page, ang unang-unang nag-comment is si Rodelyn Urbi. Is incompleto talaga, Lady Justice bookends. Hindi ko sana siya iaalam. Kasi sabi ko, bakit nalaman na Lady Justice yung laman ng box na to. And sabi niya kasi, nag-research daw siya kasi nung last week kasi, siya yung pinagbigyan ni Attorney Nathan na tong box na to. So, yun yung naisip niya na kaya daw nasagot niya na Lady Justice. So, tinignan daw niya yung FB ni Attorney Nathan. Ano ba yung mga nakapost kay Attorney Nathan. Kaya siya nagkaroon ng idea na Lady Justice bookends. So, sabi ko, sige, i-allow ko na. And isa pa, si Miss Ira Buendia, ayan. Miss Ira Buendia Requinta. So, ibigyan ko na rin ng isang Kapremas version 2.0 kasi siya yung pangalawang nakahula ng bookends. So guys, lahat ng nakahula ng bookends, magkakaroon din ng consolation prizes. So, i-announce ko yan sa aking comment section below. So guys, ayan, congratulations sa lahat po ng mga nanalo. Kaya yan, please keep on sharing my vlog about the Kapremas version 2.0, the new and improved, and pag naka 1,000 views po siya, ayan, uulitin po natin ang ating pagpapakula ng mga mystery boxes. So, magpapaalam na po ako, guys. Please stay safe, stay positive. God bless. Thank you for watching!